Sa bawat segundo, minuto, oras, araw na lumilipas, maraming kaganapan ang nangyayari. Mga pangyayaring dapat malaman at mapatid ng bawat mamamayan. Kung magkaminsan ay kailangan natin dito ang pagsipat, pagpuntirya, at pag-asinta sa mga usaping sensitibo. Ngayon, narito na ang ating magiging kaagapay sa tunay na pag-asinta sa mga isyong napapanahon. Asintado! Ito ang maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo. Magbibigay daan sa saloobin ng bawat mamamayan. Asintado! Ito ang siyang tuwiran at katuwang sa lahat ng bagay. Higit sa lahat, sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Asintado! At ngayon, narito na siya. Mula sa panulat hanggang sa daigdig ng broadcast, ang kaibigan ng lahat, si Samuel Sammy Gabot. Magandang gabi po. Araw po ng Martes, mga kaibigan. Hunyo a 8, 2021. Ha? Luzon, Visayas, Mindanao. Ay, mga kababayan natin na nariyan sa mga lugar na yan na nakatuto, ha, sa ating palatuntunan ngayong araw ng Martes. Sana hindi kayo binabagyo dyan. Tagbagyo na po. Kaya lagi sana tayong nag-iingat. Ha? Hindi lang sa bagyo. Siyempre doon sa China-made virus na yan. Anak ng teting talaga. Oh. Ha? Yung pong ibang mga bansa, pabalik na po sa normal ang kanilang pamumuhay. Ay, nako. Samantalang dito sa atin, nagkakandarapa pa po ang mga otoridad sa paglaban sa mapaminsala na China-made virus. Iyan po. Ha? Sabi ng IATF, medyo gumaganda na lagay sa National Capital Region Plus. Ha? Ayan po ang NCR Plus. Sa Metro Manila. Ha? Paano yung sa mga lalawigan? Doon po ngayon humahataw. Yung talaga naman malupit na virus. Ha? Dala ng mga inchik dito sa ating bansa. Anak ng teteng, oh. Nako, talagang, ha? Galit na ang Panginoon. Ha? Nagkalat talaga ang demonyo, eh. Ha? Talagang pinakawalan na ni Satanas ang mga demonyo dito sa bansa natin. Lalo na papalapit ang eleksyon. Ha? Papalapit ng papalapit ang halalan, ang presidential election. Naku po, tatangko, anak ng teting. Ha? Sino sa inyo, ha, ang makakapagsalba sa bansang Pilipinas, ha, sa pananakop ng hinayupak na mga inchik? Communist Chinese. Chinese Communist. Komunistang China. Hirap sa inyo, eh. Ha? Kandidato kayo ng kandidato. Ha? Pag naupo na kayo, wala na. Goodbye, taong bayan. Diba? Ganyan kadalasan nangyayari sa bansa natin, eh. Ha? Kung ano-ano ang pinapangako ng mga kandidato para himukin ang taong bayan na silang iboto. pero pag nasa Malacanang na ang mga hinayupak na yan, wala na. Goodbye, Philippines! Anak ng teting talaga, oh.
Ha? Sino? Sino ang totoo? Totoong mag-aangat, magdadala sa bansang Pilipinas, ha? Maiangat muli ang bansang Pilipinas, ha? Maiangat hindi lang ang ating ekonomiya, kundi ang kalalagayan ng taong bayan na sa kasulukuyan ay nagdarahop. Nagdarahop po dahil sa pagtama ng pandemya. Oh. Ang masakit nga rin eh. Hanggang ngayon, ha, samantalang sinasabi ng ng mga otoridad na 95% na ang nabibigyan ng ayuda. Eh bakit ang dami pang ni isang duling na kusing eh hindi nakakatikim ng sinasabing ayudang yan, anak ng teteng. Bago tayo magtuloy-tuloy, ha? Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Ha? Maliban sa Luzon, Visayas, Mindanao, ganun din po sa ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng mundo na nakatutok na po sa ating palatuntunan ang nag-iisang asintado. Yan. Na pilit na ginagaya, tinutularan ng mga walang delikadesa. Yan. So, gaya-gaya. Nako, talaga naman o. Puto maya. Oh, palakpakan natin yung mga walang delikadesa. Ibang klase dito sa programa ko eh. Sino yung mga walang ya? Yun ang pinapalakpakan. Oh, yan pa. Sino yung mga magnanakaw, mandarambo, ha? Ayun. Eto pa oh. Ha? Para sa magnanakaw naman at mga mandarambong hindurupot sa gobyerno, eto para sa inyo. Ha? Hindi palakpak, tawa. Halak-hak! Yan ang para sa inyo, mga magnanakaw. Ha? Napakasarap waldasin yung pera ng taong bayan eh, no? Ha? Oh. Eh, sa totoo lang, oh. Eto, hindi na natin titigilan to. Ha? Ha? Ang numero uno pong negosyo ngayon na kung gusto nyong tumiba, kumita ng limpak-limpak, pasukin nyo po yung politika. Ha? At pag nanalo kayo, sa halalan, presto. Ha? Ha? Kaya nyo nang waldasin yung pera ng taong bayan. Ha? Ha? Jesus Mariosef. Ganyan po katindi. Kaya, ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno ay patuloy, ha? Ha? Patuloy na umiiral ang bulok na sistema sa pamamahala. Oh, wala eh. Puro mandarambong na eh. Ang, ha? Nariyan. Sarap na sarap sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. The people's money. The taxpayers' money. Oh, wala na. Hindi na kayo kailangan maglabas pa ng mga pera nyo pag kayo nanalo sa eleksyon. Dahil, ha, ang gagahasain nyo, ang pagpapasasaan nyo ay ang pera ng taong bayan, anak ng tipaklong. Yan. Oh, di ba? Talaga, oh. Super. Bago tayo magtuloy, ha? Bago tayo, rumatsyada na rumatsyada, eh. Ha?
Buksan na muna natin itong mga chat box natin. Basahin natin itong mga viewers natin, ang mga komento ng ating mga taga-subaybay mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at buong mundo. Sa araw pong ito, ang nagbukas ng ating palatuntunan ay si Gilio Dimuloy. Nanunood po siya ngayon mula sa bayan ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. Maraming salamat po sa inyo at wala kayong sawa sa pagtutok sa ating palatuntunan araw-araw po na sumasayim papawid mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 8 po ng gabi. Dalawang oras po yan, araw-araw na balitaktakan dito sa ating palatuntunang Asintado. Yan. At kami po ay nasa Facebook. Live po itong ating broadcast sa pamamagitan ng Facebook Live channel ng Broad Stream Cast Communicators. At pagkatapos po ng ating programa sa ganap na alas 8, ang ating pong programa ay inyo namang mapapanood ang full replay sa YouTube channel ng Broad Stream Cast Communicators. Yan eh, pagkatapos po ng ating live broadcast dito po sa Facebook. Okay? From Nueva Vizcaya, balik po tayo ng Maynila. Si Mon Samson ng Manila Bulletin. Sabi niya eh, kape-kape na, idol. Oo, ako talagang bago ako magprograma, nagtimpla na ako ng kape ko muna eh. Iinom muna ako, lalagok lang ako ng konti. Okay? Ang sarap ng kape. Lalong-lalo na pag ganitong nag-uulan eh. Kailangan mo ng pampainit ng katawan, kape. Eh, hindi naman tayo nagiinom na eh. Maganda sana kung brandy o kaya scotch. Wow! Pero madalang na po tayo uminom. Nung kabataan natin, eh, talaga naman, ratsyada yan. Walang puknat na inuman. Morning to morning. Pero ngayong may edad na po tayo, medyo alalay. Tikim-tikim na lang. Dahil sa totoo lang, kailangan po ng katawan natin ng konting alkohol. Huwag na po yung sobra-sobra. Gaya dati. Para hindi tayo malagay sa alanganin. Thank you, Mon Samson ng Manila Bulletin. Kape-kape na, idol. Yun. Okay. Eto naman. Ang utol natin mula po naman sa lalawigan ng Pangasinan. Ang ating nagsisilbing technical director. Layo eh. Pangasinan pa eh. Hanggang ngayon po kasi, nagsusolo po ang inyong lingkod dito sa ating mumunting studio. Wala po tayong co-pilot. Kaya tayo po mismo ang mga ang nag-o-operate nitong mga kawad-kawad dito na dapat trabaho ng technical director. Wala po eh. Wala pa tayong mahagip dahil karamihan sa kanila may busy at maraming pinagkakaabalahan. Pero okay lang po. Habang nariyan kami, nariyan kayo, hindi po namin kayo bibigoyin. Araw-araw po nating iyahatid sa inyo ang mga maiinit na issue at mga balita
na dapat ninyong malaman araw-araw. Okay, alas 6:15 na po ang oras natin sa buong Pilipinas. Okay, ha? Yeah. Kumakagat na yung dilim, pero maliwaliwanag pa eh. Ha? Alas 6:15 na ng gabi, pero medyo maliwanag pa sa labas. Ha? Eh, kanina eh, akala ko alas 5 na eh. Dahil napakadilim. At pagkatapos nun eh, bumuhusang. Ha? Napakalakas na ulan. Kaya, nako, eto eh, umaambon na naman. Ay, talagang ganyan po. Ha? Eh, nasa buwan na tayo ng, ha? Hunyo. Ha? Nasa second quarter na tayo. Tagbagyo na yan eh. Hanggang Setyembre na yan, kung di ako nagkakamali. Ha? O July, June, July, August, September, yan. Yan po ang buwan ng mga sinasalanta tayo ng mga bagyo. Dahil tag-ulan na nga po. Ha? Maraming salamat, Ramon Ganaban Gabot Sr. Ha? Mula sa Binalonan, Pangasinan. Walang ilaw, kaya nahuli. Ha? Nahuli. Wala kayong ilaw ngayon dyan? Kaya nahuli ka. Nahuli ka sa Asintado. Di bali, nandiyan ka na eh. May ilaw na ngayon. Bumalik ta. Eh, ganyan naman sa mga probinsya eh. Ha? Hanggang ngayon, yan ang problema. Kahit na sa ang probinsya, nako po. Yan ang problema dyan sa mga yan. Yung Pangasinan, panel ko, kung saan-saan. Ha? Nagre-reklamo lagi dyan yung si Alan Bergonya dyan sa Ordanete. Organeta o Villasis. Ha? Dahil madalas po ang brownout. Apektado yung kanyang live streaming, yung broadcast niya. From Pangasinan. Talaga na ako. Talaga hanggang ngayon, bulok. Ha? Oh. Parang gobyerno natin na hanggang ngayon, bulok. Bulok ang serbisyo. Para yung mga electric companies na yan, kooperatibang yan, nako. Ha? Magaling lang yung mga hinayupak na yan kapag naniningil. Ha? Kapag magpuputol. Ha? Nako po. Pero ang serbisyo ng mga electric cooperatives na yan, kumpanyang yan sa iba't ibang dako ng bansang Pilipinas, eh hanggang ngayon, bulok. Tahasan kong sinasabing bulok, bulok ang inyong mga serbisyo, anak ng teteng. Ay, nako. Wala. Kaya nagkakahawa-hawa na eh. Ha? Bulok ang serbisyo ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Oh, bulok din yung iba't ibang serbisyo ng mga electric cooperative sa ating bansa. Ano pa ang bulok? Ang dami pa. Oh, pati yung telco. Bulok rin. Anak ng teteng talaga. Lahat na lang bulok. Ha? Kaya ano, mga kaibigan, papayag ba kayo na ang ating bansa ay maging isang lalawigan na lang na, ha? May isang, ha, na maging isang lalawigan na lamang ng bansang China? Anak ng teteng. Oh. Ay, nako. Yung mga nagdaang pangulo, nako po, nabibisto na lahat ang kawalang yaan nyo.
Ang gagaling nyo pa naman. Ha? Nako po, talaga oh. Mula kay, ha? Mula sa Yumaong Cory Aquino, ha? Sumunod si Fidel Valdez Ramos aka Tabaco. Oh, yan. At pagkatapos si Erap, anak ng Teting. Pagtapos ni Erap, ha? Pumalit si si Gloria Makaraig Makapagal Arroyo. Oh, sino pumalit kay Arroyo? Si Abnoy. Ay, si Noynoy pala. Noynoy. Abnoy ako ng Abnoy. Nonoy. Noy Aquino. Oh. At pagkatapos, eto. Ang tatay, digong ko na. Mula noon hanggang ngayon, ayun, bulok, bulok, bulok. Ang Pilipinas ay lalo pang nabaon sa pagkakautang. Oh, ang gagaling nyo. Eh, bakit nabaon sa utang ang ating bansa? Ano gaya yan? Ay, tama gayang inyong sistemang yan? Ay, bakit nagkaganoon? Imbis na umangat ang ating bansa eh. Ha? Lalong lumubog na lumubog. Anak ng Teting talaga. Ito para sa inyo. Yan. Oh. Talaga oh. Sus Mario Joseph. Kaya hindi natin masisisi yung mga kababayan natin eh. Na magsilayas sa Pilipinas upang makipagsapalaran sa iba yung dagat na kung saan, ha? Oo, nakakaipon nga naman sila. Ha? Malaki. Malaki ang kanilang naiipon habang sila ay nagtatrabaho doon. At naiyaangat nila ang antas, ang pamumuhay ng kanilang mga mahal sa buhay na narito sa Pilipinas na naghihirap, nagdarahop dahil sa napakasamang sistema, bulok na sistema ng pamamahala dito sa ating bansa. O ngayon lang eh. O yung mga narses. Ha? Eh bakit yung pinagbabawalang umalis yung mga yan? Ha? Bakit? Ha? Kawawa po. Kung kailan dapat meron tayong pandemya. Kailangan ng kanilang mga serbisyo sa ating mga ospital. Pero yung po bang mga problema ng mga health workers natin na ito ay nabigyan nyo ng solusyon? Ha? Matagal na pong umiiyak? Ha? Nagmamakaawa ang mga nurse na ito na taasan ang kanilang mga sahod, ang kanilang mga sweldo. Ha? Pero ano, hanggang ngayon po, ha, ay umiiyak pa rin, humihingi pa rin ang awa na hindi nyo maibigay-bigay, hindi nyo mataas-taas ang kanilang mga sahod. Kaya, nakakapag-isip silang lumayas sa Pilipinas, anak ng Teting. Yan po ang kasalukuyang sitwasyon, ha? Dito sa ating bansa. Hindi natin masisisi yung mga tao eh. Oh. Na mga ibang bansa. Bakit nyo sila pahihirapan? Bakit nyo sila pinipigilan na umalis at magtrabaho sa ibang bansa? Mukhang hindi po yata parehas yun.
Samantalang itong mga OFWs na ito ang siyang pinanggagalingan ng bulto ng buwis. Kung hindi po sa dollar remittances ng mga overseas Filipino workers na ito sa ating bansa, eh patay ang ating bansa. Sa kanila po nagmumula eh, nanggagaling ang malaking bahagi na tumutulong sa ating ekonomiya. Eh tapos eh, pinapahirapan natin itong mga bagong bayani ito. Bagong bayani na talaga naman. Kahit na magsakripisyo, malayo sa kanilang mga pamilya na napakasakit. Eh ginagawa po nila dahil sa kagustuhan nilang maiangat ang pamumuhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ayaw po nilang nakikitang naghihikahos ang kanilang mga pamipamilya. Eh kung dito sila pa sa Pilipinas eh, wala, nga. Nga. Eh ngayon nga lang eh. Sinasalo nyo pa, dinidepensa nyo pa na ganito, siguro. Lahat eh, halos nabigyan na ng ayuda. Sus, Mario Joseph. Mali-mali pati yung ginagawa nyong ano eh, survey na Philippine Statistics Authority. Oy, sino bang happy ngayon yung PSA na yan? Puro drawing lang eh. Hindi naman po lahat ng bahay nasosorbey nyo. Yung mga inaatasan nyo, eh talon ng talon. May mga bahay na tinatalunan. O paano nyo makukuha ang tamang statistika? Kung ganyan, na may pinipili yung mga nagsosorbey na yan. Eh kailangan nga natin maitama yung statistics natin na yan eh. Eh pero hanggat palpak yung sistemang ginagawa ng mga tao na ipinadadala nyo sa iba't ibang lugar para mag-survey, wala mangyayari. Palpak yung statistics natin yan. Sayang lang ang ipinapasahod sa inyo dyan. Ganyan po kabulok. Ang pamamalakad ng mga tao, mga opisyal ng gobyerno. Eh magaling yan sa pagnanakaw. Mahuhusay yan sa pagwaldas ng pera ng taong bayan. Anak ng teting talaga, oh. Paano nga? Paano nga aasenso? Paano nga uunlad ang bansa natin kung nananatiling ganyan ang sistema? Napakatagal na panahon na eh. Ganun pa rin. Walang pagbabago. Pati pag-uugali, wala. Bulok pa rin. Ang titigas ng ulo, puro pasaway. Ano ba yan? Hindi na tayo natuto. Sabi nga doon sa kanta, di na natuto. Ayan. Isang halik mo lang. Ay, nako. Practice. Para makakanta tayo. Matagal na tayong hindi napapakanta eh. Para sumaya-saya naman.
yung ating yung, ha, magkaroon ng lighter side of our program, yung Asintado. Ha? The lighter side of the show. Yun. Eh, mag-iinsayo muna ho akong maigi, mga kaibigan, para bago ko yung handugan ng isang ha, buong kanta. Kailangan eh, plakadong-plakado. At pag inyong napakinggan eh, ha, talagang sasabihin nyong, bah, eh, mahusay palang kumanta si Asintado eh, ngayon lang namin narinig. Ay, nako, hindi pa po pwede ngayon eh. Medyo sumasabit pa yung lalamunan natin. Yeah? Habang nagpapagaling tayo ng lalamunan natin eh, ah, mag-iinsayo tayo pa konti-konti. Alas 6:31 na po ng gabi ang ating tumpak na oras sa buong Pilipinas. Ayan. Wilson Kaliwan is watching. Yan, nakatutok na po. Ha? Si Wilson Kaliwan. Ganon din si Susie Bick. Ha? Mula rin po yan sa Nueva Vizcaya. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang ha? Pagsubaybay sa palatuntunang Asintado! Yan! Talaga. Sabi ni Wilson Kaliwan, good day, Idol Sammy Boy Asintado. Yan. Your colleague and friend, Willie S. Kaliwan of Caloocan, is watching your program. Shout out sa apo kong si Pitpit. Bakit? Ang ganda naman ng palayo ng apo mo. Pitpit. At pitpit yan. Napunta sa pitpit. Baka pinipitpit niyo yung kamay niyan. Wag. She will be celebrating her birthday tomorrow. Ba? Okay. Stay safe and God bless. Oh, advance happy birthday. Pitpit ha. Wag kang papipitpit niya sa lolo mo. Ha, baka pinipitpit yung mga daliri mo dyan. Eh. Bakit napunta sa pitpit yung palayo dito sa batang to? Ha, Willie boy? Ha, pitpit? Meron naman potpot. Marami yan eh. Pero ngayon lang ako nakarinig ng, ano, ng palayo na pitpit. Ha? Pitpit. Okay. Advance. Ha? Happy birthday. Okay. Ha? Mula sa Lolo Willie Eskaliwan mo. Ha? Okay. From Caloocan. Nako. Ito pa ang matagal ko ng kaibigang. Ha? Ha? Napakatagal na panahong hindi kami nagkikita. Ha? Nasa malayong lugar na po siya ngayon eh. Doon siya naglalagi sa ha, sa Iloilo City. Kasama ko po ito sa panulat sa entertainment noon eh. Lagi naming ini-interview mga ta-artists. Kaya marami kaming kaibigan mga artista eh. Ha, noong mga panahong yun. 70s. Ayun. Ha? 1970s eh. Ha? Naging movie writer po tayo, showbiz writer, entertainment writer, at kasama ko po dito, ha, etong si Herbert L. Bego, na nanunood po ngayon sa ating palatuntunan, ha, sa Asintado, mula po sa siyudad, ha, ng Iloilo, Iloilo City. Okay. Herbert, kumusta mo ako sa kuan ha? Sa kaibigan rin natin diyan si Danny Pajardo, yung may-ari ng pahayagang Panay News.
Yan, yan ang pinakamalaking dyaryo dyan eh. Ha, sa Visayas. Panay News. Oh, kumusta kay Danny Pajardo? Ha? Mabuting kaibigan niyan, si Danny. Ha? Matagal na rin kami hindi nagkikita. Hindi kagaya dati. Pag narito siya sa Maynila, ha? Eh, lagi kami nagkikita niya, nagkukwentuhan, kumustahan, kape-kape sa Manila Pavilion, ha? Sa Holiday Inn, kung saan-saan. Manila Hotel, ha? Saan pa? Sa Philippine Plaza, yeah. Hotel Sofitel ngayon, 5-star hotels. Diyan tayo nagkakape, nag-aalmusal, nananghalian, naghahapunan. O, yun. Ganun ang takbo ng panahon nun, ng mga panahon yun. Maraming salamat, Herbert, sa pagtutok mo. First time. Ha? First time na tumutok ka sa ating programa. I'm glad na nahuli mo rin ang programa ko, ang live broadcast ko dito sa Broad Stream Cast Communicators. Okay? Thank you so much. At sa lahat ng mga taga Iloilo City, magandang gabi po sa inyong lahat. Okay? Ang dami pa pala nito. Ha? No. So, eto. Si Love Garlet David naman, pumasok na. Ha? Ha? Ang taga-bukid nun. Yun. Okay. Nanunood na rin. Maraming salamat. Love Garlet David. Okay. Talaga naman. Oh. Nakatutok rin. Mula naman po sa Guam, ha? Napapalayo na tayo. Ha? Mula po sa Guam, US of A. Ha? Ha? Nandyan na rin po si Ginoong Alejandro Rodolfo na nanunood po sa mga oras na ito. Nakatutok na po sa ating programa. Maraming salamat kay Ginoong Rodolfo. Eh siyempre, hindi mawawala yan sa broadcast natin. Laging nakatutok, ha? Sa lahat ng, ha? Basta nandyan na si Asintado, eh hindi mawawala. Wala pong iba. Ha? Ang Kuya Armando ko, ha? Mula po sa Grand Terrace sa California, sa Amerika din. Ang Kuya Armando Bautista Ganaban ko. And he is watching our program right now, direct, ha? From Grand Terrace in California, USA. Okay. Thank you, Kuya Armando. Ha? Okay. Oh, si Eduardo, naku talaga, bakit puro malalayong lugar ngayon to? Mula po sa Amerika, eh bigla tayo napunta sa Qatar. Sa Middle East, andyan na po si Jan Eduardo, nakatutok rin po sa bansang Qatar. Ay, maraming salamat po. Ha? At sinasamahan nyo si Asintado sa kanyang programa araw-araw. Okay, thank you so much for watching our program. Ganun naman eh. Kung wala po kayo dyan, ano pang saysay? Para pumitada tayo ng pumitada rito. Hanggat nariyan po kayo, narito po naman kami. Para magsilbi, paglingkuran kayo. Ha? Sa pamamagitan ng paghahatid ng mga balita, ha? Napapanahong isyu na may kinalaman po sa ating araw-araw na pamumuhay, ha, dito po sa ating bansa, ang bansang Pilipinas na hindi natin alam. Baka sa
darating ng mga araw o panahon, paggising natin ay maging isang probinsya na lang tayo ng bansang China. Wala po tayo. Pilit pong inaagaw ng China ang bansang Pilipinas. Mukhang nabenta na ng mga nakaraang mga pangulo ng Pilipinas. Kaya hindi makakibu yung mga dating presidente. Mabuti na rin lang. At hindi na inimbitahan ng Tatay Digong ko sa Malacanang. Maglulubid na naman ang kasinungalingan, yung mga hinayupak na yan. Matapos magpasasa sa kanilang mga pwesto. Ganyan po katindi. Walang kinahinatnan ang ating bansa sa napakatagal na panahon simula nang mapatalsik ang yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos. Akala ko ba ang gagaling nyo? Pwe! Kaya, salbahe, grabe, ganyan po, katindi. Kaya, naku po, maraming salamat. Yan Eduardo from Qatar. Okay. Ito naman, pumasok po ang isang dating operatiba ng Manila Spines. Yan. Si Francis Pesara. Ayos ba, Francis? Ano bang bago? Ay nako, talaga. OMG. Francis Pizarra is watching our show tonight. Thank you. Mula pa rin po kay Herbert L. Bego, ating kaibigan, from Iloilo City. Thanks for mentioning Zam, sabi niya. Long time, yes, long time no see. About Danny Pajardo, oh my God. About Danny Pajardo, sorry to tell you, he passed away. Nakikiramay po ako. Matagal na rin po kasi kaming hindi nagkikita nitong kaibigan ko. Siya po ang may-ari ng pinakamalaking dyaryo sa Visayas. Si Danny Pajardo. Masamang balita. Sabi po, galing po ito kay Herbert Bego. Sorry to tell you, he passed away in 2018. Naku po, 3 years ago. 2021 na tayo after heart bypass surgery. Ayun. Inoperahan pala siya sa puso. Talaga naman. Di bale, ganyan talaga Herbert eh. Ang buhay natin nahiram. May katapusan talaga. Sa ayaw at sa gusto natin. Kinuha na tayo ng dakilang lumikha, wala na tayong magagawa. Kahit na humihiga pa tayo sa salapi, sa kayamanan, ito mga masisibang ito eh. Mga ganid. Mga masisiba sa kwalta. Walang humpay. Ang Panginoon nila puro pera. Nakalimutan na ang
dakilang ama at ang bugtong na anak dahil ha ang pagmamahal nila sa pera ang nauna o nangingibabaw. Anak ng teteng. Ganyan po. Ha? Kaya iba na ang panahon eh. Ha? Ang pinapanginoon po ngayon ng karamihan eh pera. Ha? Yun. Ha? Ni hindi na makaalala sa Panginoong Jesus. O yun. Makaalala man sa mahal na Panginoon, plastic pa. Eh, napakarami kong ha, nakikitang ganyan eh. Dami ko rin kakilalang ganyan eh. Ha? Puro mga pakitang tao eh. Ha? Oh. Pupunta sa kapilya, ha? Kung saan-saang simbahan, Baklaran, Quiapo, nako, at kung ano-ano pa, ha? Saan-saan, nako, talaga naman, oh. Akala mo eh, mga santo eh. Ha? Eh, santo pala sa kawalangyaan itong mga ito. Ganyan po. Ha? Dahil at todo-todo lang pinakawalan ni Satanas ang mga demonyo para akitin. Ayan. Ha? Ha? Ang mga tao na sumapi sa kanya. Ha? Never. Ha? Never na sasapi sa iyo si Asintado, Satanas. Ha? Mananatiling ha? Ha? Si Asintado ha? Ay ha? Para sa dakilang ama at sa kanyang bugtong na anak lamang ang Panginoong Jesus. Oh. Ha? Wala ka, Satanas. Oh. Ayun, ang ayudahan mo, yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno, ha? At iba't ibang ahensya, na puro kaplastikan, kakapal ng mukha, ang tatapang ng apog, ang tatapang ng sikmura, walang humpay sa pandarambong sa kaban ng bayan. Anak kayo ng teteng. Ay, nako. Whew. Talaga naman. Kaya, eto, hanggang ngayon, ha, nagkakawindang-windang ang bansa natin. Ha? Oh, eh, sabi ko na sa inyo, eh. Ha? Eh, aliwaliwanag eh. Hindi na kayo kailangang maghanap pa ng ebidensya. Nakikita nyo na mismo. Idilat nyo ang inyong mga mata at makikita ninyo. Ha? Ang mga honorable kuno, magagaling na leader kuno, ha? Na nagbabatuan ng putik. Ha? Sa Senado, sa Kongreso, at kung saan-saan pa. Yan ba mga honorable? Anak kayo ng teteng. Ganyan po. Ha? Ganyan po kung kumilos. Ha? Ang mga kampon, kampon ni Satanas, ang naglipa ng mga demonyo, ha? Ha? Na ang sinasanto, ha? Ang pinapanginoon, ha? Ay ang pera. Anak ng, talagang walang iya eh. Walang iyaan eh. Nawala na yung mga panahon na ha masasabi mong yan si ganito eh ayos yan ha wala kang masasabi diyan hindi magnanakaw yan eh ngayon eh wala naglipa na po magmandarambong eh magdanakaw eh lalo na sa gobyerno
Nako. Ay, nako. Oh, eh, ano tong Nautel ko na ito? Ay, nako. Labing apat na bilyon ang ilalabas mo bago ka mabigyan ng radio frequency. Oh, anak lang, tetig talaga. Sus Mariosep. Ha? Dwight M. Dimuloy is watching us right now. Nanunood po siya from Ilocos Norte. Thank you, Dwight. Magandang gabi sa lahat sa inyo dyan. Ha? Sa lalawigan ng Ilocos. Naimbag nga rabi kata kayo amin, Apo. Ita Ilocos. Ha? Norte. At doon sa lahat ng Ilocano-speaking provinces. Oh, yan. Ha? Justi Agnina. Ha? Kada kayo amin, Apo. Ay, eh, ganyan si Asintado eh. sa Ilocano po yan. Okay. No, para po doon sa hindi pa nakakaalam, ha? Si Asintado po ay isang tubong Pangasinan sa eastern side po, eastern part of Pangasinan, na Ilocano speaking. Yun po. Sa western, Pangasinense po yun. Kasi kadalasan po kasi pag sinabing taga Pangasinan ka, akala nila Pangasinense ka. Hindi po. Sa western part po yun. Pangalatok kung tawagin. Pangasinense. Hirap magsalita ng Pangasinan. Yung Ilocano, fluent si Asintado. Dahil dyan po tayo ipinanganak sa Binalonan, Pangasinan. Okay. Kaya hanggang ngayon po, matatas po tayo magsalita ng Ilocano. Ay, nagsusulat pa rin tayo ng Ilocano sa ano eh. Sa liwayway, kung saan-saan. Yeah. Ha? Ganun lang po. Thank you, Dwight. Our friend. Ha? Iyan, isa pang naimbang ngarabiin. Ha? Captain Shell Paisa. Nanunod na rin po sa atin. Kasama po natin yan. Ha? Isa po sa mga kasama natin na broadcaster po sa ating Broad Stream Cast Communicators. Ang kanya pong programa, araw-araw din po, mula Lunes hanggang Biyernes, ay inyong masusubaybayan, matutunghayan, mapapanood. Ha? Mula alas 9:30 ba yun? Hanggang alas 11:30. Ha? O alas 12 ng tanghali. Hindi ako sure kasi minsan nakakaligtaan kong kwan. Tapusin ang gusto eh. Ha? Thank you, Sel. Ha? Sel Baisa. Ha? Ay nanunood na po sa ating palatuntunan. At ang kanyang programa, yung pong ha, hanggang sa Canada, Amerika, saan-saan, worldwide, ay sinusubaybayan ng mga kababayan nating, siyempre, Noy P. Ha? Ayan po ang Digital Patrol. Okay. Thank you so much, my friend Sel Baisa. Okay. Thank you for joining the show. Mula kay Dwight pa rin, M. Dimuloy, ha? Naimbagmat nga rabi, Uncle, kunana. Ayaw na. Siyempre. Gininayad kay tata, dati kwa. Adaman ti low pressure area. Ha? LPA. Ag tudo-tudo man na ta. Ha? O ag bagyo-bagyo. Data Ilocos Norte ti may sanga ko eh. Ha?
terterahan ti bagyo eh. Okay? Thank you, Dwight. Hugot to jail. At nabuhay itong, ha? Nabuhay itong tukayo ko. Napakailap nito eh. Ha? Okay. Si Hugot to jail. Ha? Evening kayo. Talaga. Ay, nako talaga. Good evening. Ha? Nasaan ka ngayon? Hop! Ito pa. May kaibigan tayong ha? Matagal na rin nating hinahanap ito eh. Isa ring antigong Pulis Maynila, isang abogado. Ha? Iba ito. Ha? Ang binabanggit ko po ay walang iba kundi si Attorney Francis Pagulayan Senior. Ayun. Mabuhay ka, Sammy Boy, sabi niya. Ingat ka lagi. Ha? Thank you. Masayang masaya ako, Francis, at ha? Nasilayan ko yung pangalan mo sa aking chat box habang nagpro-programa ng live. Ha? Ha? Sa buong mundo. Yan, o. Live tayo, Francis. Worldwide. Okay. At maraming sumusubaybay sa atin. Sa iba't ibang bansa. Nauna na sa iyo. Eh, pinag, ha? Kanina, binuksan ko yung chat box natin. Eh, ha? Meron sa Canada, sa iba't ibang lugar sa Amerika, oh, sa Middle East, ayo, sa Asia, ayo, kompleto, Europa, si Bong Agustines nasa Paris, France, at si Danny Buenape, yon, alaga naman, oh. Attorney Francis Pagulayan Senior, ayan, magaling pong pulis yan. Ha? Ayan ang mga ha? Mga mahuhusay na miyembro ng Manila's finest noong mga panahon na yon na tayo ha? Police reporter pa. Ayun, eh. Medyo umangat po ng umangat. Ha? Mula sa police beat, napunta tayo sa Defense Military, ayan. Ha? Defense Military beat. Napunta tayo sa Batasan, ha? Napunta tayo sa Malacañang, napunta tayo sa local governments, napunta tayo sa justice, practically lahat po ng beat, ha? Hindi lang pwera lang yung sports. Talagang wala po akong ano sa sports eh. Bobo po ako sa sports, lalo na yung mga pag-i-score ng golf-golf na yan. Ako, I'm sorry. Inaamin ko po. Ha? Bobo ko rin. Kaya hindi ko, ha? Hindi ko tinangkang pasukin yung beat na sports eh. Ganun po yun. Okay. Thank you so much, Francis Pagulayan. Ha? Senior. Okay. Attorney Francis. Ah, nakikita kami dito ni Aldi. Ah, konsyel si Aldi ng kwan eh. Ng siyudad ng Bacoor. Ha? Ah, na kay Mayor Lani Mercado Revilla pa rin siya. Sa mga kaibigan natin. Oo. Ha? Ah, yan mo't pag nagkita kami, sasabihin kong ha? Ah, meron na uli tayong contact. Matagal tayong hindi nagka ha? Nagka-contact, nagka-kwentuhan man lang eh. Ngayong alam mo na may live broadcast tayo araw-araw, pwede kang ha? Pumasok araw-araw sa ating programa ha? Para marinig ka ng ating mga, lalo na yung mga kababayan mo, kamag-anak mo sa abroad, okay. Pwede itong programa natin. Ang Asintado. Yun. Thank you so much, Attorney
Francis Pagulayan Senior. Ha? Susibik, eto, agan nagtayo latta, kanayon, uncle, kunana. Ay, okay. Agbyag ti Asintado, ayaw na. Eh, adata ni Apo Diyos nga, kwa, ha? Kanayon, na mangkit kita, kadatayo. Amin, o. Basta, ha? Huwag ka lang makakalimot, ha, na tumawag palagi sa mahal na ama at sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Ha, wala kang dapat ikatakot. Ayan. Ang matatakot sa'yo, ha, si Satanas at yung mga kampo niyang demonyo. Okay, alas 7:01 na po ng gabi ang ating oras sa buong Pilipinas. Aha, wala pa tayong ganong, ha? Natatalakay. Ha? Puro chatbox at kung ano-ano pa, eh. Ano ba, eh? Bumubuelo tayo ng bumubuelo. Napapatigaw na naman tayo. Talagang ganyan. Kailangan gusto, ha, maging masaya itong programa natin. Ha? Hindi puro, ha, kaliwat ka ng, ha, pagasinta. Kailangan eh, ha, yun. Paminsan-minsan eh, may lighter side. Yeah. Okay. Pag nakikita ko itong mga mukha nitong mga kakandidatong presidente, ha? Gusto kong isa, naku po, binabatukan ko na dito sa dyaryo. Ha? Naku, akala mo, mga totoo eh. Eh, puro, ha? Puro wala rin kwenta ito mga ito. Ay nako. Ay nako. Sila-sila. Oh. Naghahamunan. Ha? Walang katapusang batuhan ng baho. Batuhan ng putik. Ganyan po karumi. Napakarumi. Ang politika sa ating bansa na isa sa mga dahilan kaya nananatiling bulok, ha? Ha? Ang ating inang bayan hanggang ngayon, anak ng teteng. Ha. Eh, lalo talagang nagkaloko-loko eh. Ha? Dahil, ha? Eh, negosyo na po talaga ang politika ngayon sa Pilipinas. Kaya nga, ito dapat itong mga kandidatong ito, pinapakuha natin ng ano eh. Ha? Business permit. Negosyo eh. Di ba? Lahat ng negosyo, may permit. Oh, pwera lang yung mga eh, yung mga ambulant peddlers nga eh. Oh, may permit yun. Eh, ha? Hindi ka pwedeng pakalat-kalat na wala ka man lang ID. Ano ka, NPA? No permanent address? Anak ng teting. Eh, kailangan meron ka man lang ID. Oh, kahit na galing sa barangay. So, para hindi ka NPA. Hindi ka ma-red tag. Eh, pag-anak po. Eh, lalo na kayo. Kinakailangan magparehistro ka. Yung national ID system. Pambansang ID. Anak ng teteng. Wala na kayong lusot. Ha? Lahat kayo. Ay, sandali na lang. Hagilapin. Ay, naku po. Ay, naku. Magandang gabi.
ha? Kay Ma'am Lilian Gabriel, yun. Ha? Sabi niya, a blessed Tuesday po, Kuya Sammy. More power po sa program mo. Asintado, yeah. Stay safe and healthy. God bless us all. God first. Thank you, Ma'am Lilian. Ha? For joining us tonight. Okay. In our show. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Lilian Gabriel. Oh. Mula naman kay Hugo Tojel. Talaga. Si Per Chavez ba? Tatakbo pa ba ulit to kayo? Ay, nako. Eh, alam mo naman yun. Lahat ng takbuhan, sinalihan mo. Matindi. Ay, ewan. Ha? Lahat ng karera, sinalihan nun. Takbo rito, takbo ro. Ayan si Mel Chavez. Okay. Ay, nako. Walang katapusang takbuhan. Ha? Nauna pa nga yung mag-file eh. Oh. Ay, tingnan mo. Ha? Mo-monitor natin. Ha? Maunang mag-file yan ng COC. Marathon lang ata, hindi tinakbuhan. Ay, hindi na pwede. Ha? Patay tayo ron. Baka hindi na umabot sa finish line kayo. Eh, na-bypass na naman si Mel Chavez eh. Kailan lang eh. Galing sa heart center. Hindi na pwede sa marathon yan. Ha? Pero doon sa pagtakbo ulit, ha? Para ewan natin kung anong tatakbuhin ito. Excuse me po. Hindi natin malaman eh. Ha? Kung anong tatakbuhin ni Mel Chavez. Ha? Eh, hanggang ngayon eh, talagang gusto niya masungkit eh. Yung inaasam niyang pwesto. Ba? Mailap na pwesto. Hindi masungkit-sungkit ni Mel Chavez yung ha? Yung kanyang sinusungkit eh. Ha? Wala. Pag wala kang pera, ha? At sumabak ka sa larangan ng politika, eh, huwag mo nang asahan. Huwag ka nang umasa na ha, makakapasok ka. Okay. Ha? Dahil ha, para manalo ka, kailangan mo ng malaking investment. Negosyo na nga eh. Negosyo ng politika. Oh, sa ayaw sa gusto natin. Ha? Eh, kailangan na mulat na ang inyong mga mata. Matagal nang ganun ang labanan. Eh, kaya yan. Pag nanalo, kaliwat kanan na kurakot. Oh. Ha? Walang humpay na pagwawaldas sa pera ng taong bayan. Ang ginagawa, ha? Panaysalok ha? Ng mga hinayupak na ito sa kaba ng bayan. Ay, naku po talaga. Oh. Ganyan kung ha? Pagsamantalahan ha? Ng mga nanunungkulan ang pera ng taong bayan. Okay? Nako, alas 7:09 pa lang po ng gabi. Meron pa po tayong ha? Kulang isang oras. Mahaba-haba pa po.
itong tatahakin natin, tatakbuhin natin, Mel Chavez. Si Mel Chavez ba, tatakbo pa ba uli? Ito kayo, sabi ni, ni Hugo Togel. Nako, teteng, oh. Ay, nako. Wala tayong magagawa pag pinilit mong wala namang kwan eh. Wala namang masamaro. Hindi naman bawal ang mangarap. Wala namang bayad yung pangarap. Pangangarap ka lang eh. Na baka baka dumating ang pagkakataon na marunong na magbilang ang COMELEC. Eh yun. Makadisgrasya ka. Oh. Eh, kailan pa yun? naging kalakaran na sa COMELEC yan eh. Ha? Basta walang yan eh. Mismong taga-COMELEC pang gumagawa ng paraon para maipanalo yung isang kandidato na bastante ang pinakawalang pera sa kanila. Ganun po yun. Ha? Meron akong mga kausap na tao. Eh. Ha? Tagal, talagang ganun po ang ginagawa nila. Ha? Oh. Kapalit ng malaking halaga. Minamaneobra nila yung resulta. Ha? Pangangakuan ka. O, ganito po kailangan natin. Yan. O. Kaya, huwag na kayong magtaka kung yung mga pangalan nyo ay nawawala sa mga listahan. Saan-saan napupunta. Minamagic po yan ng mga, ng sindikato na mga taga-COMELEC. Matagal na po nagyayari yun. Kaya, hindi kapanipaniwala itong COMELEC na ito eh. Ay, akalain niyo si Fernando po Junior, the king. Ha? Zero itlog. Ni walang nakuha kahit siyang boto. Ay nako. Sa mga lugar na 'yon. Sa Mindanao, sa ganun po kagarapal. Ha? Kung magtrabaho ang mga taga-COMELEC. Ay, nako, eto na naman. Ha? Nanalo sa bidding yung hinayupak na Smartmatic. Nako, ewan ko. Ha? Alam nyo naman pag pag computer ang pinag-usapan eh. Napakadali pong tarantaduhin yan ng mga magagaling sa yung mga expert. Ha? Nako, dami po yan eh. Yun ang trabaho talaga nila eh. Ha? Eh, yung bangko mo nga eh, kung gusto nilang nakawan, nananakawan ng mga hacker na ito eh. May sindikato rin pong ganun. Ha? Nakukurutan yung account mo sa bangko, ha? Na hindi mo nalalaman. Magugulat ka na lang. At bakit? Nababawasan o nauubos yung pera mo sa bangko na, ha? Magugulat ka na lang. Sindikato po yun. Ha? Kagagawan po yan ng malalaking sindikato na ang ginagawa sa araw-araw ay mag-hack. Yahack yung mga account nyo, tapos kang bata ka. Ganun po. Ay, Sus Mariose po. Talaga naman. Ha? Magandang gabi po, Sir Sammy, sabi ni Cynthia Buste. Ay, salamat po, Cynthia. Ha? From Kuwait po, si Cynthia Buste. Ay nanonood na rin po sa ating programa, sa ating palatuntunan.
She's watching right now. Cynthia Buste is watching right now from Kuwait City. Ha? Sa gitnang silangan po yan. Oo. May nauna kanina kay Cynthia eh, na nanonood naman mula sa Qatar. Doon rin po sa gitnang silangan yan. Ha? Dahil marami tayong mga kababayan doon. Ha? Na minabuting sa ibang bansa maghanap buhay kaysa dito sa ating bansa. Dahil dito po, nga, abutin mo. Ha, kawawa nga yun, mga nurse, umiiyak. Ha? Dahil sinuspindi po ng ating gobyerno yung deployment ng mga health workers, ha? Tulad ng mga nurse, suspendido po. Anak ng teting talaga, ha? Eh hindi nyo naman matulungan yung mga tao, tapos ayaw nyo naman paalisin ang bansa natin, ha? Papatayin nyo ba yung mga yan? Anak ng teting talaga, hindi maalaman sa inyo eh. Ha? Kung ano ang gusto nyong mangyari. Ang daming ang OFW na, ha? Na-repatriate eh. Hanggang ngayon eh, yung pinangako nyong ayuda eh. Ha? Ni kahit isang duling na kusing eh, walang natatanggap pa itong mga ito. Doon sa ipinangako niyong ayudang $200. Kahit isang duling na kusing, eh wala pa natatanggap. Eto mga, ha? OFW na ito. Oh. Tapos, sususpindihin niyo ang deployment ng mga kababayan natin. Anak kayo ng tipaklong talaga. Puro kayo katarantaduan. Ha? Sobra na. Oh. Pararangalan nyo pa kunyari ang mga OFWs natin. Ha? Mga bagong bayani. Keso-keso ganito. Anak kayo ng tipaklog. Ha? Oh. Eh, samantalang yung mga OFWs, sinabi ko na nga eh, ang may malaking ambag sa ating ekonomiya. Oh. Eh kung dumating ang pagkakataon na ayaw na nila mag-remit ng kanilang mga dolyar sa Pilipinas, eh ano ang mangyayari sa bansa natin? Puro panluloko ginagawa nyo sa taong bayan. Ha? Ayaw nyo paalisin. Eh dito hindi nyo naman mabigyan ng magandang sweldo. Ha? Umiiyak hanggang ngayon. Yung mga health workers natin, frontliners natin, nasa iba't ibang ospital, pagamutan, nagtsatsaga na lang. Oh. Tapos eh, sususpindihin nyo pa yung deployment ng mga nurses sa ibang bansa. Asan? Kayo? Anak kayo ng teting, pare-pareho kayong mga walang ya. Ha? Oh, hindi nyo naman masuportahan yung mga yan. May mga pamilya yan. Oh. Ewan ko, ha? Kung anong pumapasok sa mga kokote nyo. Ha? Bakit?
napakalaking katanungan po. Ha? Naintindihan natin na merong pandemya, ha? Na kinakailangan ang serbisyo nila dito sa ating bansa. Ha? Dahil nagkukulang nga po ng mga health workers, gaya ng mga nurse, ha? Eh, hindi nyo ba? Eh, ayaw na nga akong magtrabahong sa kanilang linyang yan eh. Karamihan, pumapasok na nga ng call center dahil mas malaki po ang sweldo na kanilang tinatanggap pag sa call center sila pumasok kaysa magsilbi sa mga ospital bilang nurse. Oh, kita nyo? Nag-iiba na ng linya yung mga tao. Kawawa. Kawawa po ang ating mga kababayan. Oh. Eh, puro, ewan ko, ha? Kaya, hindi, wala pong naganap na pagbabago simula nung, ha? Manungkulan yung mga magagaling na leader natin kuno. Naku po. Sa totoo lang, puro kayo drawing. Yun ang masaklap. Dahil, sabi ko nga po sa inyo, mga kaibigan, ha? Hindi po tayo naglulubid ng mga kwento-kwento ng kasinungalingan dito. Kung ano po mismo ang nagaganap, nakikita ng ating mga mata, ayun po ang ating ibinabalita, ating tinatalakay para maipabatid sa inyo. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na sabik na sabik sa mga balitang Pinas, sa mga nagaganap sa ating bansa, na pag minalas-malas pa tayo, ay malapit na po na maging lalawigan na lamang ng bansang China. Ha? Welcome to the Philippines, province of China. Anak ng teteng talaga. Oh. Ay, naku po. Kaya huwag na po kayo magugulat. Ha? Baka paggising natin pare-pareho isang araw, may yun na lang po makikita natin. Ha? Maging nasa ilalim na tayo ng mga inchik dahil sa kapabayaan na rin ng mga nanungkulan sa ating mga pangulo na walang ginawang aksyon. Naipanalo nga sa arbitral court sa The Hague. Pero ano? Imbis na ipaglaban ng soberenya ng ating bansa dyan sa West Philippines na yan na matagal nang ginagahasa ng bansang China. Matagal nang pinagpapasasaan ng mga inchik lahat ng kayamanan, yamang dagat sa lugar na yan ay mga Chino ang nagpasasa ng matagal na panahon hanggang ngayon na lalong umigting ang sigalot
Dahil tila nabenta na ito sa mga inchik. Ha? Eh, paano naging exclusive economic zone yun? Eh, napapasok ng mga hinayupak na, ha? Na malalaking fishermen, mangingisda na inchik. Samantalang yung mga kababayan natin ay hindi na makapangisda sa nasabing karagatan. Dahil sila pang tinatakot, binubuli ng mga dayuhang inchik na ito. Mantakin nyo, nandito na tayo sa sarili nating bansa. Ha? Eh hindi pa tayo makakikilos lang. Maganda. Tinatapak-tapakan tayo ng mga dayuhan. Oh. Kaya mag-isip-isip po tayo. Oh, nasaan ang magagaling natin mga kandidato? Kakandidato? Ha? Asan? Asan kayo? Ha? Talaga naman, oh. Paano? Ilatag nyo kung ano magagawa nyo tungkol sa bagay na yan. Sa West Philippine Sea at iba-iba pang mga suliranin, malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa sa kasalukuyan. Ha? Ha? Partikular, ha, bukod sa West Philippine Sea, ay yung napakalaki na nating pagkakautang na lumobo ng lumobo. Ha? Sino po bang magbabayad niyan? Ang taong bayan po. Ha? Isaksak nyo sa mga kukote nyo. Ha? Hindi po yung mga, ha? Hindi po yung mga leader-leader na yan ang magbabayad niyan. Ang taong bayan po. Ang kawawang si Juan de la Cruz ang magbabayad ng mga pagkakautang na yan. So, anak ng tipaklong. Ha? Hindi nyo po masisisi, ha? Kung ang taong bayan ay magsagawa ng mga kinaukulang hakbang ha? Para po hindi tayo masakop ng bansang China, komunistang China. Oh, ah, diba? Eh, sa takbo ng mga pangyayari, mukhang pinapanginoon natin ang bansang China na hindi dapat, hindi nararapat. Bakit po natin nasabi yun, mga kaibigan? Ha? Dahil, ha? Wala po tayong, ha? Dapat tanawing utang na loob sa bansang China. Alam niyo po ba mga kaibigan kung bakit? Hmm? Bakit ko tahasang sinasabi ito? Na wala tayong dapat tanawing utang na loob sa bansang China. Dahil unang-una ay, ha, mga kaibigan, matagal na nilang ginagahasa, pinagsasamantalahan ang ating karagatan. Ha? Sa West Philippine Sea.
iba-iba pang mga isla na naroon sa lugar na yun. Tulad na lamang sa gawiro ng Norte, ang Scarborough Shoal. Ay dyan naman sa West Philippine Sea, yung Hulyan Reef. Lahat po dyan, pati Bahura. Ha? Hinakot na po lahat ng China yan. Ha? Ultimong, ha? Yung galunggong na dati murang-mura, napakamahal na ngayon. Bakit? Ha? Dahil matapos limasin ng mga inchik yung mga galunggong dyan sa ating karagatan, ha? Eh, dadalin po yan sa kanilang bansa sandali at ibabalik yan sa Pilipinas at dito po ibebenta ng mas mahal. At ang kawawa nating mga mangingisda ay tira-tira na lang ang nakukuha, nahuhuli sa mismong sarili nating karagatan. Ganun po ang masaklap na nangyayari, ha, sa ating bansa. Kaya, hindi po tayo dapat tumanaw ng utang na loob sa bansang China. Bagkos, ipagpatuloy po natin na labanan, ha, ang pambubuli, pananakop na ito, pagmamatigas ng bansang China upang lumayas sa West Philippine Sea at huwag maangkin ang karagatan natin yan at ang bansang Pilipinas na, ha, sinasabi nga nila magiging probinsya o lalawigan na lang, parte na lang ng China, bansang China. Oh, diba? Nako, napakasakit. Kaya, mag-isip-isip po tayo, mga kaibigan. Ha? Napakalapit na po. Papalapit ang papalapit, ha, ang pampanguluhang halalan, presidential election. Naku po, sana, ha, huwag naman kampon ni Satanas ang maiboto natin, ang maupo dyan sa Malacanang. At kapag nagkagayon, kampon ni Satanas ang maluluklok na susunod na pangulo ng ating bansa. Tapos na ang Pilipinas. Okay. Dave M. Berigiano. Thank you, Dave. Banat lang parts. But stay safe always. Thank you. Sa paalala, hanggat nagsasabi tayo ng pawang katotohanan dito, at hindi tayo naglulubid ng kasinungalingan, ipagsisigawan po natin, ang dapat nating isigaw, ipaalam sa taong bayan. Dave? Ayan, ganyan. Ha? Kung tayo ay may pagmamahal pa sa ating bansa, kung tayo ay mga tunay na Pinoy, Pilipino,
nangyayari po ngayon eh. Ha? Iniidolo pa natin yung, ha? Yung komunistang Chinang yan eh. Fuck you, China. Ha? Fuck you, Xi Jinping. Who you? Ay nako, talaga oh. 7:35 ng gabi ang oras po sa buong kapuluan. At patuloy po tayo sa ating pang-Martes na pagtatanghal. Dito po sa ating palatuntunang Asintado! Talaga. Thank you, Dave, ha? Investiga, Dave. Yun. Thank you. Maganda yung kwan. Nagamit kong item yung ano ni Dave nung kwan eh. About yung accountability. Yung Section 11 of the 1987 Constitution. Wala kasi akong kopya nung. Ha? Nag-cover nga ako hanggang sa matapos yan. Simula ginawa yung bagong konstitusyon hanggang sa natapos, ha? Hanggang sa dali namin sa Malacanang, eh wala akong isang naitagong file. Dahil sa totoo lang po, napakarami pong butas talaga yung 1987 Constitution. Pero, hindi nila pa rin sa Malacanang para pirmahan ng yumaong Cory Aquino. Eh, hindi naman kinukorek ngayon. Ha? Ha? Ng mga honorable nating mambabatas ko, no? Na lalo na ngayon. Ha? Mag-i-eleksyon na. Oh, eh wala, patay na naman. At tupagin niya mga yan, eh yung, ha? Saan kukuha ng budget na gagamitin nila sa, ha? Pagtakbo nila uli sa kani-kanilang mga lugar na sasakupan. Ayun. Kaya marami pong maantala na namang mga bagay-bagay dyan sa Kongreso. Ha? Naku po. Kaya sarap ng buhay ng mga ha? Mambabatas. Eh. Nagpapasasa sa pera ng taong bayan. Eh. Oh. Kung wala kayang mga pork barrel, magtatakbuhan nila. Kakandidato pa rin kaya itong mga... Sino kaya may gusto pa maging congressman? Ha? Senador, kung wala kayong mga... Naku po. Negosyo. Matindi. Number one, negosyo na ngayon. Ang politika. Talaga. Sa totoo lang. Kaya marami nagpapakamatay yan. Marami nagpapatayan dahil sa politika. Eh. Ha? Nako. Eh, bakit nga ba hindi? Pag ikaw ang naupo, ha? Sa pwesto, ayun. Pagkakataon mo na para pagpasasaan, waldasin, ha? Gahasain, ha? Ang kabanang bayan. Hindi mo na pera, ha? Yung wawalang yain mo. Pera na ng taong bayan. Ay, nako. Tulad nung, ha? Tulad nung PIDAP, ha? O, oh, di ba? O, oh, oh. JPE, Anaconda. Ay, nako, plunder. Provincial Development Assistance Fund. Ha? Na winalangyan nyo kasama si Janet Limnapolis. Ha? Napakalaking ha? Halaga, pera ng taong bayan. Ang dinambong nyo, ninakaw nyo, mga mandarambong. Ay, nako. Oh, oh, Jinggoy. Ha? Asa labas ka pa? Out on bail ka lang, ha? Nakalagtete ko. Ganun na lang ba?
matapos, ha? Matapos mo pag nakawin, ha? Nakawan ang taong bayan eh. At nandiyan kayo sa labas, anak ng tetek. Samantalang, ha? Yung chief of staff ni Anaconda Juan Ponce Enrile, eh halos ha, masiraan na daw ng ulo sa kulungan. Si attorney, ha? Gigi Gonzales, oh, Reyes. Oh, ang masakit, anak pa po yan ng kasama namin si ano eh, yung yumao ng editor ng Manila Bulletin, si Pat Gonzales, isang iginagalang na mamamahayag, periodista. Anak po yun. Ha? Ni Pat Gonzales, si attorney Gigi Reyes. Oh. Yung chief of staff ni Anaconda Juan Ponce Enrile. Ay, nako. Salbahe. Talaga naman, o. Oh. Ay, nako. Naayos na. Nailabas na kaya. Nakakuha na kaya si Anaconda, JPE ng ano, executive clemency o presidential pardon para kay attorney Gigi Gonzales Reyes, anak ng tipaklong talaga. Ay, sus, Mar Yosef. yung kaibigan ko naman eh, namatay na doon sa kulungan yata, ha? Si attorney Richard Cambe. Nako po, talaga, ha? Attorney Richard Cambe. Talaga naman, ganyan po katindi. Hoy, Jinggoy! Sarap! May padalaw-dalaw ka pa sa burol eh. Ano, lumulutang ka na naman? Bakit? May plano ka pa bang tumakbo? Ha? Lumaban? Ano, senador? Mayor? Ano? Anak ng teti talaga. Kakapal talaga ng mukha niyo eh. Wala talaga kayong ano eh. Ha? Hindi pa tapos yung asunto eh. Ayan na naman. Pumuporma na naman. Ha? Dapat sa inyo iban eh. Ha? Iban kayo. Ha? Hindi na kayo makatakbo. Ha? Dahil hindi pa tapos yung mga kaso nyo eh. Ha? Eh, hindi lang basta-basta yung mga ninakaw nyo eh. Ha? Eh, pera ng taong bayan niya, napakalaking halaga. Kita nyo kung ilagay ni Janet Lim na polis yung bulto-bulto, gabundok ng mga pera, isa bathtub lang sa kondo niya, anak ng teting talaga. Oh. Ganyan nyo, ha? Pagsamantalahan. Ha? Ang kaba ng bayan. Talagang napaka, ha? Kakapal ng mga mukha nyo. Ha? Wala kayong kabusugan. Ha? Haharap kayo muli sa taong bayan. Para ano pa? Nakakahiya kayo. Ha? Anak ng tete ko. Ha? Sobra na. Sobra na. Kawawa na ang bansa natin. Nakukuha nyo pang, ha? Lumutang, pumorma, ha? Naku po. Bistado na mga karakas nyo. Maswerte ka at nakakuha ka pa ng, ha? Nabigyan ka ng piyansa eh. In kaso mo, no bail. Non-bailable. Anak ng teting. Tataka ako dyan sa Sandigan bayan na yan. Ha? Paano nagkaroon ng
Ha? Nabigyan ng bail yan eh. Ng piyansa yan eh. Oh, ha? Wala. Ang justice system talaga natin. Ha? Bulok. Saan-saan? Bulok. Sobra. Kaya hanggang ngayon eh, wala tayong nakikitang pagbabago. Ha? Hanggat ganyan, bulok na sistema ang umiirat sa ating pamahalaan. Ha? Habang ha? Karamihan na nasa puder ay mga kampon ni Satanas. Ha? Ganun. Anak ng teteng. Ha? Welcome to the Philippines. Yun. Ha? Province of China. Sus Mario Joseph, wag naman sana. Ha? Ay ko hindi. Ha? Ha? Naku po. Kawawa. Biro mo. Magiging ha? Isang probinsya na lang ng bansang China ang Pilipinas kapag nagkataon. Ay, naku po. Ha, ha. Nawala. Ayaw. Lumuta ngayon. Ha? Kay Lulu. Lourdes Lulu Principe. Ha? Hindi pumasok sa chat box natin. Ha? Bakit? Ano kayang diferensya? Lulu is Miss Principe is watching right now our program. Sa Los Baños, Laguna po siya. Thank you, Lulu. Kahit na patapos na tayo eh. Na nakapasok ka kaya lang. Ayaw lumabas dito sa chat box natin. Eh, nakita ko lang doon, nag-register eh. Ha? Principe Lourdes Lulu. Kaya binanggit ko na. Ha? Magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Los Baños. Ha? Bayan ng Los Baños sa lalawigan ng Laguna. Okay, Lulu. Thank you. Thank you so much. Alas 7.47 na po ng gabi. Ang ating tumpak na oras at sa ganap pong ikawalo, ha? Pagkatapos po ng ating palatuntunan, sasa inyo naman ang programa ng ating kasamang si Tata Ben Paipon. Ang Your Honor, please. Ha? Ang nag-iisang Ben Paipon sa balat ng radio. Ayan. Okay. Dahan-dahan na po ako magpapaalam. Ha? Bagamat meron pa tayong 12 minuto, sasamantalahin ko na po ang pagkakataong ito. Bukas naman natin. Ha, sasamantalahin ko ng bumati sa mga taga-subaybay natin, ha, sa iba't ibang lugar ng mundo. Ayun. Ano bang pa? Ay, nako talaga. Oh. Mm-hmm. Halos ayoko magbanggit ng pangalan ito mga hinayupak na, ha, gusto maging presidente. Nasusuka ako eh. Nasusuka ako sa totoo lang, mga kaibigan. Ay, nako. Wala. Ay, nako po. Talaga, oh. Ang kakapal talaga ng mukha niyo. Oh, sino pa? Ha? Lumutang na kayo, lumutang. Para maasinta namin kayo. Ha? Kung ha, talagang totoo kayo o ano, ha?
Para makaliskisan namin kayo. Ha? Ayan. Para, ha? Tingnan natin kung kwalipikado kayo. Eh, hanggang ngayon, wala pa pong qualified eh, sa tingin ko. Ha? Wala pa pong qualified for the position. Ha? Yun. Wala pa po akong napipisil sa inyo. Ha? Kung sino sa inyo ang dapat pumalit. Ha? Sa tatay digong ko. Ay, nako. Ah, tatay digong ko. Anak ng teteng talaga. Ah, alis ka na lang, kawawa. Yung mga manggagawa na hanggang ngayon ay nabubuhay sa ilalim ng tinatawag na kontraktualisasyon. Ay, nako po. Ay, nako, pang limang buwan lang ang kanilang trabaho. At pagkatapos doon, eh mag-a-apply ka pa uli. Ay, nako talaga. Oh. Ay, hindi ko alam. Oh, nalolobat na pala tayo. Ayan, buti na lang. Nagawi ako ron. Ay, nako. Talaga, oh. Ha? Corruption, no? Meron. Meron siyang in-announce, eh. Na isang taga DNR na sa Cordillera. Isa, dalawa. Yung sinibak. Ha? Sa tungkulin. Pero mukhang maliit lang ang mga ninakaw ng mga yun, winaldas doon. Pero yung mga limpak-limpak, ang mga nanakaw, eh walang na gagalaw eh. Anak lang tetig. Siguro kailangan talaga, na, dahil meron sa batas ako nabasa noon eh. Ha? Nung hindi pa, meron akong habang ginagawa yung bagong konstitusyon eh. Kailangan yata ang nakawin mo eh 500 million above para bitayin ka. Eh, kaya natanggal yung death penalty. Ha? Inapurang si Bakin sa tinanggal yung death penalty. Penalty, kaya po nawala yung batas na yun eh. Ha? Light na lang ang pinakamabigat na sintensya ngayon eh. Nawala yun. Eh, maraming gusto magbalik ng death penalty. Eh, wala, hindi papasa yan. Ha? Eh, paano nga kung sila mahagip niyang batas na yan kapag ibinalik yung death penalty? Naku po, sus Mariosep. Ha? Sino kayang presidente ang masasampulan dyan? 500 million above. Ayun po, masasaklaw. Ha? Para maparusahan ka ng death penalty. Ha? Tanda-tanda ako pa yun eh. Kaya lang wala akong kopya ang nakuha nun. Ayun ang, ay, sus Mariose po. Ha? Alas 7:53 na po. Ha? May 54. May 6 na minuto pa tayo. Ha? Sa ating pagtatanghal ngayong araw na ito ng Martes. Naku. Ito pala. Eh, sino? Naku, di natin natalakay pala ito. Nakalimutan natin talakayin ito. Ha? Isa pong undersecretary daw ang nag-oorganisa ng mga troll farms. Naku po. Laban sa mga kritiko ng gobyerno at mga kandidato sa 2022. Sus, Mariosep. Yan. Ay, nako. Sino kaya itong undersecretary to?
Ha? Eh malamang ito. May higing na ako rito. Kung sino ito. Sa mga darating pong programa natin, tatalakayin natin 'to. Ha? Hindi kaya si Dolomite ito. Ha? Dolomite, sino pa yung mga nandoon? Yung mga kasama niya? Dolomite et al. Ha? Oh, yan po eh. Nasa ila si Dolomite nasa DNR. Yung ibang kasama ni Dolomite nasa PCOO. Sa ilalim ng pamumuno ni Andanar. Nako, kukunin po natin yan. Titignan natin kung sino-sino yung mga yan. Nag-o-organize po ng troll farms. Nako, sus Mariosep. Ha, mukhang mangyayari dito sa Pilipinas yung nangyari sa nakaraang eleksyon sa US, eh, sa Amerika. Ang bakbakan sa social media eh. Wasakan. Wasakan, very good. Ay, nako po. Allen Aguilar is watching, reporting from Tagaytay pa. Nandiyan ka pa. Ang lamig dyan ngayon. Ha? Sarap dyan. Buti pa to si Boy Singkit eh. Ha? Panay ang biyahe. Kung hindi golf, ha? Bakasyon, Tagaytay. Tagaytay City. Sarap dyan. Ha? Ikain mo na lang ako ng bulalo, ha? Allen, okay. Thank you. Nakahabol ka pa sa programa natin. Ha? Binabati po natin, ha? Sa Canada, yung sila Leolinda Ganaban, ha? Louis Edith Ganaban Sanchez, Louis Lani Malinis, ha? Marami. Sila Eli Taparan, Yul Baritugo, sino ba? De La Cruz, Herman, sino pa? Dami. Si Sani Castaño sa Ottawa, Ontario, Canada, sa Calgary, sa Alberta, yung mga kapatid ni yung Manyalak Sisters sa Alberta, kapatid ni Freddy Manyalak, ha? Si Helmet, yan, okay. At sa from Canada, yung pong mga taga-Amerika, sa San Francisco, yung mga Madlaing family, San Francisco, sino pa? Punta tayo sa Vallejo, sa California, si former Vallejo City Mayor Bob Sampayan and family, doon po sa San Jose, yung Miser family, Gico, Custodio, marami po. Rosario family, Ganaban family, at marami pa pong Gabot family dyan sa Livermore at kung saan-saan pa. Okay. Maraming salamat po sa inyo. Sa New York, si Purel Salvo, ang kumpare natin. Si Mr. Absedi Di Guzman. At saka yung mga kaibigan natin dyan sa Los Angeles, sa California. Yung PhilAm Press Association dyan na tumututok din po sa ating programa. At sa lahat-lahat po, ha? Medyo ba? 7:59 na eh. Baka paluin tayo ni tatabi ni. Ha? Kaya sa inyo pong lahat, ha? Magkita-kita po tayong muli sa araw po ng bukas. Miyerkules na bukas. Ha? Anong petsa? Ha? Ngayon eh, a-8, a-9 na po bukas. O, ayan. Ha? So, muli, maraming salamat po. Isasara na po natin ang ating pansamantalang programa ngayong araw na ito. At bukas ay muli po tayong magbabalik sa himpapawid. Yan. Okay. Patas Balita, humabol. Maraming salamat, Patas. Ha? Okay. Ang tabayanan po,
ang ating kasamang si Ben Paipon sa loob lamang ng ilang saglit. Samantala, ito po ang inyong abang lingkod, Sammy Ganaban Gabot, pansamantalang nagpapaalam. Magandang gabi po. Yan ang kaibigan ng lahat pagdating sa pag-asinta sa mga usaping panlipunan. Sa pamamagitan pa rin ng Broad Stream Cast Communicators. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Sandali lang po tayo. Ayaw pumasok tong. Yan. Okay. Ito ang Broad Stream Cast Communicators. Ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Stream Cast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Stream Cast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Isang minuto po makalipas ang ikawalo ng gabi. Susunod na po ang Your Honor, please, ng ating kasamang si Ben Paipon.